Ahoy! Kamusta mga Repa Pips? Magandang yaman sa inyong lahat. Sa video na to, magpapakanton tayo ng idea. Ang nakikita mo ngayon dito ay trading view na may custom Alex Onze dashboard na aking keynote sa fine script ng trading view. Dito sa aking dashboard, kinocompute niya ang OHLC. Kinocompute niya rin yung ranges or pips or price frequency. Kinocompute niya rin ang support and resistance level. 4 level of support and 4 level of resistance area. At kinocompute niya rin yung sumatotal na average sa kung anong klaseng time zone ang aking iselect. Minutes, hours, days, weeks, months, year. Okay. Ngayon, dito sa aking custom dashboard, naka-include ang moving averages na MA 200, MA 100, MA 20, MA 10, MA 5. Ang dami naman yata yun. Tangina naman, Alex Onze. Niwala na nga ako maintindihan kahit isang piraso ito. Tapos limang escalator pa yan. Hindi bale, Repa Pips. Sa una, nakakabaliw lang sa una yan. Pero you will get the idea sa exclusive pakanto na ito. Paano yung application ng buy long versus sa sell short? Paano ka mag-analyze na kung saan isang saglit mo lang tingnan na parang sininghot mo lang siya ay madali mong madedetect, predict, project, forecast kung ano ang potential event and scenario. Para nang sa ganon, matanto mo, where is your fucking edge, what is your edge, and what is the odds na mananalo, matatalo ka bago mo pa maisipang sumampa, sumabi. So usually, yung usapang buy long, ang pangit ng sulat ko, ito yung high, ito yung low. Dito kasasabit yung malapit sa low, diba? Yung kasasabit sa malapit sa low, kunyari nakasabit ka malapit sa low, pag umakyat, yon panalo ka. Okay? Ngayon sa may sell short naman, magbebenta o magsesell ka dito sa high o malapit sa high, tapos i-expect mo na bumagsak ang presyo. Kung ano total difference, yun ang panalo mo. Yun ang sell short. So ngayon, mag-start tayo. Basic analysis. Basic or standard analysis. Makikita ngayon natin lahat ng mga moving averages, ito yung mga value amount. Okay? I-describe natin lahat ng mga moving averages. Yung 200 na moving averages, yung kulay red. Tapos yung 100, yung kulay pink. Yung 20, yung kulay orange. Yung 10, yung kulay white. At yung MA5, kulay blue. O ngayon, hindi ka na nababalik kung paano mo intindin yung limang escalator. Ngayon, bilang day trader, scalper, all the way sa investor, position trader, momentum trader, you see the way, kahit alin doon. Pwede kang kumanda ng isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Kung gusto mo, 1,000 moving averages pa eh, kung merong ganun eh. Ngayon, kung nababalo ka sa isang katutak ng mga moving averages, edi mag-isa ka lang, mag-dalawa ka lang, mag-tatlo ka lang. Diba? It's either way. Bahala sa buhay mo na mag-value ng time. Discarte mo na yun. Discarte na ng bawat traders and scalper yun. Pero kagaya sa pakantot ko, ganito. Kung i-analyze natin ito, usapang demand and supply game, gamit tayo ng porsyentuhan. Porsyentuhan na measurement. Ito yung 100% na inakyatan at ito yung 0% na binagsakan from the past transaction. Okay, speaking about past transaction,
etong presyo nito, last candlestick, yan yung current. At ito ang past transaction, at kung sakaling meron ka pang i-measure, recent transaction. Ganyan yung mga location. Kung magsisimula tayo sa may 0%, walang ginawa kundi gumawa ng higher low, higher high, ascending. Kung lumalabas na ito ay ascending, lower trend line, higher trend line, 0% na measurement, 100% na measurement, consolidation, falling wedges, FW, falling wedges. So sa ganyang basic analysis, alam mo way in a fucking advance is more on reversal ang gagawin. Di ba? Pero ang laki ng chance, marami sa inyo malilito. Mako-confuse. Ay, may rejection dito. Another rejection dito. Ay, bullish signal, bullish signal, bullish signal. Uptrend, uptrend. Sige, sabi na lang natin, tama ka. Sabihin na lang natin, tama ka doon. Na uptrend. So ngayon, ito yung MA200, ito yung MA100. Tapos yung formation o arrangement ng MA20, yung 20 sa ilalim. Sa gitna, yung 10. Sa ibabaw, yung MA5. I-double check natin, ano nga ba itsura ng MA20, 10, 5. Yung MA20 ascending, yung MA5 at 10 descending. Ano ang common? Bahala ka sa buhay mo, fill the fucking blank, di ba? Fill in the blank. Bahala ka sa buhay mo na mag-value ng time. Makikipagbural ka lang sa video nito, galingan mo na, parang awa mo na sa sarili mo. Okay. Gamit ang trading view, nagba-backtesting ka, nagkataon, sorry ka na lang, wala kang Alexonse dashboard. Kasi nga, custom personal made kong dashboard yan. The way in advance, sinasabi na sa akin ang OHLC versus average na kalakaran. Na malamang, marami din sa inyo, walang nalalaman sa ganyang usapang average. Paano mo malalaman ang diskarte ng pair value versus buy below the price? Maraming tao, kung tutusin nila ng mga newbie, hindi nila naiintindihan kung ano ang ibig sabihin ng fair value versus a buy below the price. Maintindihan man nila sa salitang Tagalog ng fair value at buy below the price, hindi naman nila literal alam kung paano i-apply, implement ito in real life para maisabuhay na ipanalo nila. Diyan babagsak yung kahalagan na dapat na meron kang mentor, meron kang advisor, yung may long reputation integrity, katulad na narinig mo ngayon, lagpas na ako sa isang dekada sa pagiging guro, sa pagiging kilalang day trader bilang Alex Onse. Sa stocks, forex, crypto, bala sa buhay mo. Guess nyo, tatlong mundo. Tignan mo lahat ng mga tutorial video ko o yung mga demonstration ko, may panalo, may talo ko, pero in the fucking end, panalo pa rin ako. Sana nga sa video na to, magkaroon ka ng idea at may panalo ka ng pakanto na ito. Para na naman hindi manatilang, manatiling, palburaot ka na, nakikinervious ka lang sa usapang Alex Onse, mga video-video na kung ano nakita mo every fucking world online. So, okay, initial TA natin, ha? Kunyari na lang, initial TA natin by long. Nandahal sa ascending ang sinasabi. Kasi ito,
Low, higher low. High, higher high. Ascending. Yung mga moving average, tatlong moving averages kung tutusin, pataas. Pero, kung isipin natin ng gusto, yung MA20 lang, ah, kung isipin natin ng maigi, ah, teka, kung isipin natin ng maigi, ba naman to? Kung isipin natin ng maigi, ba naman to? Gago ka, ayaw kita, ah, teka lang ah, ano ba naman yung may ibraot na nagko-comment? Okay. Kung isipin natin ito ng husto. Ascending nga. Low, higher, low, higher, low. High, higher, high, higher, high. Kaso, ang dating kasi ng MA20, pataas ko no. Pero yung MA10 at yung MA5, pabagsak naman. Ano ngayon ang common sa dalawa? Common yung pabagsak. Maliit lang yung chances na pataas siya. Bakit? 0% measurement. 100% na measurement. Ano to? Araw-araw birthday. Araw-araw party. Araw-araw Pasko. Araw-araw fiesta. Ano ka sineswerte? Ano ka, police? Guess yung ibig sabihin. So, ibig sabihin, ang possibility, probability na potential event and scenario is more on reversal. A.K.A. sell short, ang tamang application na dyan, sell short na, hindi buy long. Sige, base sa ating analysis, yung una nating T.A. buy long. Pangalawa nating primary T.A. sell short. O sige, i-take advantage natin yon. Dito sa trading view, yung pang-back testing mo rito, ito ay nakabase sa 500 leverage. Pag sinabi mong 1,000 quantity, ibig sabihin yun, 1 lot. Na-guess nyo. So, may kita ngayon natin dito. Ito yan. Quantity. Pag nakalagay ng 1,000, that's equivalent into 1,000 volume is 1 lot sa account na micro at saka ultra low. Ngayon, yung 1 lot pagdating sa standard account, ang 1 lot is equivalent into 0.01. 1 lot stands for 1,000 volume. Gets? So ngayon, ang gagawin natin, yung una nating TA, buy long, bibili tayo, lakihan natin, TA, buy long, taga, bili agad tayong 20 lot. 1, 2, 3. 20 lot is worth 20,000 na volume. Buy. Okay. So, mula dito, panaygay yung ginawa hanggang dito. Pero, yung nag-gain siya, bumagsak naman dito, nag-retest dito sa 75%. So, potentially, ang iisipin mo, mag-retest sa 100%. Jackpot na lang na mag-exceed yan dyan. Pero base sa second technical analysis natin, more on reversal. Di ba? So ngayon, gagawin natin, yung buy natin, ikakasa natin ang sell doon sa may 100%. Patakbuhin natin yung presyo. Patakbuhin natin. Boom! Tangina, panalo. Di ba? Hindi nga, kaso, nagkataon dito siya nag-close, kaya hindi nag-automatic sarado to. Pero lumagpas iyo, ang pinaka-highest eh, magkano ba pinaka-highest? Tingnan natin. Ang pinaka-highest na inakyatan, 128.60 versus yung pagkakabili natin, saan ba tayo bumili? Nasa 127.40 lang tayo nakabili habang 128.60 ang inakyatan at nagsarado sa 127.97 na nagsasabing gain natin 100
$76. Ngayon, ito yan. Dito na ngayon babagsak yung secondary nating na primary TA. Nakikita mo to? Rejection of uptrend. Gawin natin, kung bago pa matapos yung araw na yan, yung last candlestick, puta, sarado natin, sarado. Sarado natin position, sarado natin. Yan, $115 profits. Sa tinayaan nating 20 lot, which is 20,000 na volume. Base sa ating secondary TA, siya ay magre-reversal, more on sell short. Ang mangyayari, more on sell short yung application. Hindi gawin ngayon natin, mag-sell short tayo. Since malaki ang possibility, probability, tangin na taya tayo, 50 lot. 50,000 volume. 1, 2, 3. Sell short. Pak! Ngayon, yung nag-sell short tayo, geto lang yan. Ito yung resistance level, ito yung support level, dyan ka magkasa ng take profits sa unang support level. Unang support level, dun tayo kakasa ng take profits action sa sell short. Anak ng puta naman. Hindi natin ma-move ito. Teka lang ha, Repa Pips, nagkakaroon ng konting technicality. Ano ka ba naman? Ulit, teka ha, hindi natin... ayaw mano, ayaw mag-move. Teka lang ha. Teka, anak lang puta, ayaw ha. Iyan mo. Ano ba? Ano bang meron dito? Teka, tangin na, nakapend na ako. Ayaw pa. Gago to ah. Tangin na yan ah. Lagay muna natin yung sell short natin, which is sa dating highest niya. Kaso wala rin tayo ano. So, yung sell short, yung stop loss natin dito sa malapit sa may highest dito. At yung take profits natin dito sa 70, sa ano, around 75% o like 25% depreciation. Teka, tingin na yan, hindi ko malam. Yan. I-double click pala na. Dito tayo magta-take profits. Tapos yung stop loss natin, just in case na mag-retest sa resistance. Dito tayo mag-stop loss. Bakit ganyan yung setup? Ganito. Ito yung 0% na measurement. Ito, falling wedges yan. Falling wedges. 100% na measurement yan. Tapos nag-exceed dito, too much supply yan. Pero just in case na mag-retest, yan ang stop loss natin. Matatalo tayo ng $271. Pero pag pumabor sa atin ang presyo sa kasahan natin dito sa support level, 376 ang kita sa 50 lot na taya. Tignan ngayon natin. Isang araw. Pak, medyo panalo na tayo ng konti. Medyo panalo na tayo ng konti. Ano, 178 na versus yung primary natin target sa dito sa may 75, 300 plus ang kikitain. Pangalawang araw. Boom! Tang ina, sa pool. Tignan mo ngayon, sumatotal na gain. Tignan mo ngayon ang sumatotal na gain natin. Mula nag-buy long tayo, tapos nag-stick tayo sa idea ng sell short. 684 na. 3 days trading time, mag-value ng time. Kung nais mo pang matuto ng kagaguhang ganito, come and join my fucking one-of-a-kind online masterclass na ngayon na naka-promo buong June, sa katapusan ng June. One-time flat rate, tuition fee, 20,000. Bahala ka sa buhay mo kung namamahal ka nga dyan o hindi. Basta ang importante, yung mahalaga.
Nakapagpakanto na ako sa inyo ng Bailong versus sa Logic and Psychology Process ng Selsyon. Yung tungkol sa buwangan ng inang masterclass ko, hindi porket may pang-instant pambayad ka, i-accept agad kita. No. Lahat ng taong nais matuto sa akin, kinakalang i-message mo na ako at i-call mo na ako mismo para malaman ko kung well-qualified ka sa oras ko at sa value ko. Your packing tuition fee is not guaranteed na makakapasok ka sa one-of-a-kind Alex Jose Masterclass. Gets? Mag-value ng time.